Magkakabit tayo ng clutch conversion kit ng para sa Honda Wave or XRM. Dito natin kakabit sa Rusi MP125. Pwede kaya? So pag binili mo ito mga boss, kompleto na siya. Mayroon siyang lever, cable, saka yung mga to. So nilagay ko na yung kanyang clutch arm. Nilagay ko na ano. Ang hindi ko mailagay yung spring. Yan. So ang ginawa ko para hindi lumubog yung arm niya, kasi medyo mahaba mga boss ano. Pag lumubog kasi dito lalampas. So hindi siya tatapat dito sa may ito. Yan, hindi siya tatapat dito sa may buton. Kaya nilagyan ko siya ng ito, spacer. Spacer, no? Kalso. Yan. Yan. Ang gagawin ko mga boss, lalagyan ko na lang siya ng spring. Spring dito. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya, no? Yan, okay siya mga boss, kasi mayroon siyang ang binili ko yung may Honda, no, para maangas yan. So yung mga boss, pwede lang tong ikabit sa mga dual clutch, no, sa Wave, XRM, saka well 125, ganon, Rusi. So may dalawa kasing clutch yung mga Rusi, ano, Rusi 110. May dalawa siyang clutch system. So itong sa akin mga boss, dual clutch. So mayroon siyang adjust hand dito. Yung iba kasi mga boss, wala siyang, hindi siya dual clutch, so hindi mo pwedeng gamitin, no. Papakita ko sa inyo yung dual clutch mga boss, ano. Mayroon siyang primary clutch, tapos mayroon siyang clutch. Yun yung dual clutch. So baklasin natin. Ganito yung itsura ng dual clutch mga boss. Mayroon siyang primary clutch at mayroon siyang clutch. Ngayon, dito mo lang pwedeng gamitin yung clutch conversion kit, no. Ito yung stock ng Rusi. Tapos ito yung kakabit natin. Ngayon mga boss, kapag stock yung motor mo, ang nangyayari, umiikot yung bell no, nang naka-preplay. Ngayon pag nagko-convert ka na ng clutch conversion, no, kailangan ipi-fix mo na yung outer dito sa inner clutch, no. So yung iba, ang ginagawa nila, wine-welding nila dito saka dito. Ngayon tayo naman, hindi tayo magwo-welding, bali tatanggalin lang natin yung washer niya sa loob para dumikit yung inner clutch dito sa kanyang bell, no, sa outer. Tapos tatanggalin na natin tong mga to mga boss, kasi hindi na natin siya kailangan. So ang mas mabuti na itabi nyo na lang tong mga to, kasi halimbawa nagsawa kayo sa may clutch, pwede nyo uling ibalik sa semi-automatic, ano. Okay mga boss, tatanggalin natin yung tatlong screw na to. Tapos tanggalin natin yung washer sa gitna, ano, para dumikit yung inner clutch dito sa ating bell. Kailangan ito hindi maiiwan mga boss, iikot silang pareho. Pag natanggal mo yung tatlong screw mga boss, matatanggal mo yung takip, saka sa loob ng takip mayroon dyan castle nut, no. So tatanggalin mo yung castle. Yan.
Pag natanggal mo yung castle, matatanggal mo na yung ito yung primary clutch. Yan, natanggal na natin mga boss yung castle nut. So ilabas natin yung primary clutch. Sa loob ng primary clutch mga boss, meron doon washer sa gitna. Yun ang tatanggalin natin. So ayan, natanggal na natin yung primary clutch mga boss. At ito naman yung bell. Ito yung sinasabi kong washer mga boss. Kapag tinanggal natin tong washer na to, didikit yung primary clutch dito sa bell. So magkasama na silang iikot nitong crank. So ito na siya mga boss, din na natin kinabit no. Tapos binalik natin ngayon yung primary clutch. Ang nangyari kasi mga boss, kaya gustong i-clutch to ng may-ari, manual clutch, kasi bumili na siya na ngayon ng ni-repair na namin to. Bumili siya ng primary clutch na bago, tapos luma tong bell no. Bali primary clutch lang yung binili niya. Ngayon nung makabit namin, ganun pa rin siya no, hindi siya nagbago. So ang kailangan pala, bago yung primary clutch, bago lang din yung bell. So yung price nung bell saka ng primary clutch mga boss ay nagre-range ng 800 to 1K, depende sa brand no. So nakita ko na halos magka-price lang sila nung clutch conversion kit ano. Kasi ang price lang ng clutch conversion kit is nasa 1-2 lang. So yun na lang yung kinabit namin para mas okay ano. Meron ka ng clutch na bago, conversion kit, tapos Honda pa ano. Kung kanina mga boss umiikot yung bell tapos naiiwan yung primary clutch, ngayon magkasama na silang iikot mga boss ano. So nakakapit na siya sa crank kasi tinanggal natin yung washer. So hindi na tayo nag-welding mga boss kasi okay naman to no? Hindi masisira yung bell mo. Kasi pag nag-welding ka, masisira nga naman yung bell mo. Okay na nga mga boss, kakabit na natin yung clutch conversion kit natin. Ano? Hindi natin nalagay yung spring dito kasi wala tayong pagsasabitan. No? So naglagay na lang tayo ng spacer. Tapos di baltak na lang yung spring. Okay mga boss, so yan na, ikabit ko na, no? Pit na pit siya, no? So, bagay na bagay. Okay, ipita natin yung tornilyo. Yan yung nasa bahay, aloy. Aloy yung ganyan. Ayan mga boss, nakabit na nga natin pala yung clutch, no? So ito siya. Drive test natin mga boss. Drive test natin. Nakalimutan ko mag-vlog. Kanina pa sana tapos to. Nagigil na rin. Mga boss, drive test natin. Ito yung kanyang lever. Hindi pa naayos. Yan.
mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Yung mga boss, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Then yun na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload pa. Thank you.